Hindi natuloy ang pagharap ng ilang kongresista sa Senate hearing tungkol sa charter change. Nagkasundo raw kasing magkaroon na lang ng executive session ang mga mambabatas. Magbabalita si Mel Los Baños. Malungkot ako din natuloy kasi gusto ko talaga magkabakbakan eh. Ito ang sagot ni Senador Robin Padilla matapos hindi matuloy ang pagharap ng ilang kongresista sa pagdinig ng pinamumunuan niyang Senate Committee on Constitutional Amendments kaugnay ng isinusulong na charter change. Isa sa mga nagpahayag ng pagkadismaya matapos daw bawian ng imbitasyon ay si Cagayan de Oro Congressman Rufus Rodriguez na chairman naman ng Committee on Constitutional Amendments sa Kamara. Pero git ni Senador Padilla, kinausap daw kasi siya kahapon ni Senate President Meg Subiri na kailangang idaan muna sa executive session ang pag-uusap ng mga senador at kongresista. Malungkot po. Hindi naman po masama ang loob kasi ako po ay soldier eh. Kailangan pag sinabi ng commander ko na si Senator President Meg Subiri, susunod po ako. Pagilinaw naman ni Zubiri, hindi niya pinipigilan ang committee hearings kaugnay ng tsa-tsa. Pero mas mainam daw na gawin ang diskusyon sa closed door meeting para na rin maiwasan ang grandstanding at palitan ng maanghang na salita ng mga mambabata sa harap ng publiko. Kung mainit ang diskusyon nito at maraming heated arguments in public, at tama pong sinabi ni Congressman Barzaga na siguro pag-usapan na lang ng liderato ng dalawang legislative bodies para sa ganun to avoid any grandstanding or heated comments. Ayon din kay Senate President Zubiri, importante na may sinusunod na interparliamentary courtesy o paggalang sa pagitan ng Senado at Kamara bilang pantay na kapulungan ng Kongreso. Kaya ang mga kongresista hindi raw pwedeng imbitahin bilang resource person sa mga pagdinig ng Senado. Ang mga resource speakers kasi pwedeng mapagsabihan o kaya mag-isa sa mga pagdinig. Kaya mga congressman pwede lang daw imbitahan bilang guest sa pagdinig ng local bills. Inulit din ni Zubiri na hindi niya prioridad ang tsa-tsa, pero isang boto lang naman daw siya at kung ito ang gusto ng mayorya ng mga senador ay wala siyang magagawa. Magpupulong naman bukas ang PDP laban na partido ni Senador Padilla kaugnay ng posisyon nila sa tsa-tsa kung con-con ba o con-as. Pero ngayon pa lang, may babala na si Padilla, oras daw na hindi suportahan ng mga kapartido ang tsa-tsa. Pero kung sasabihin sa akin ng partido, bukas, na huwag nating suportahan ng charter. Araw na yon, resign din ako at independent na ako. Para sa 1PH, Mean Los Baños, News 5. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.